So hello guys, ngayong video mag-question and answer tayo. Bali, meron tayong 6 na tanong na aming sasagutin para magkaroon tayo ng bagong kaalaman kung paano mag-alaga ng African lovebirds or kung ano pang about sa African lovebirds. Tapos, meron tayong magandang balita. Ayun ay nag-meet ng aming back-to-back na green opaline ewing. Kanina lang, kung gusto nyo mapanood yung aming video, yung tungkol sa pag-meeting nila, bisitahin nyo lang ang aming Facebook page at nandiyan dyan ang video nila. So, simulan na natin ang question and answer. Tutukan nyo lang itong video hanggang dulo para wala kayong malagpasan kahit isa. So, tara na, let's go! So, unang tanong kay Arnel Velarde. Ang tanong niya dito, may cacto bang African lovebirds na dumidipa din daw? So, oo, meron naman. Ang ibig sabihin ng dumidipa na cac ay tinuturuan niya yung hen kung paano dumipa. Tulad nitong picture na to. Bali, yung dumidipa dyan, yung cac. Bali, paano ko nasabing cac? Siyempre, alam ko na isya ay isang cac. Paano ulit? Nung bago ko siyang binili, tinanong ko kung sino ang cock at hen. Tapos binanggit naman nung pinagbilan ko kung sino yung cock at hen. So ganun lang yun. Tapos i-observe nyo yung kanilang behavior, kung ano ba talaga ang kanilang gender. Kasi meron kasi sa atin na bumili nga ng African lovebirds, tapos dumidipa yung isa. Tapos iisipin agad natin na hen to kasi dumidipa. Hindi po ganun yun. Dahil meron kasing cock na dumidipa din, pero ang ibig sabihin ng dipa niya ay tinuturuan niya yung hen kung paano dumipa para makapatong yung cock sa hen. Kaya ginagawa niya yung pagdipa ng ganon. Kaya wag natin isipin kapag dumipa ay hindi agad yan hen kung alam nyo yung pinaka-gender ng mga alaga nyo. Okay? Okay, next question tayo. Ano daw ang magandang pampagana sa mating ng African lovebirds? Tapos, ano daw ang mas magaling mag-alaga ng inakay? Alps 1 daw ba? Or Alps 2? So, unahin muna natin yung sa pampagana ng mga mating. So, yung about naman sa pampagana, meron tayong tinatawag na vitamins, meron tayong tinatawag na maturity. So, kapag sa vitamins kasi, ay binibigyan natin sila ng mga vitamins na merong vitamin E. Bakit vitamin E? Kasi ang vitamin E, ayan ay yung nagpapagana ng ating mga African lovebirds sa mating. Mahalaga ang vitamin E sa mga African lovebirds natin. Tapos meron din kasi tayong binibigay ng mga pagkain sa kanila para mag-mate tulad ng kulasiman. Kung alam niyo yung kulasiman, ayan ay nagiging normal lang pagbibigay sa mga African lovebirds yung kulasiman kasi marami na daw nakakapagpatunay niyan na ayan ay isang mating booster. So, makisabay tayo doon kasi sa akin ay gumana din yon yung kulasiman. Tapos meron din tayo tinatawag na kangkong. Sabi daw nila na ang kangkong ay mating booster din daw. Tapos yung toge, mating booster din daw yon. So, ayun na, meron tayong tinatawag na vitamins, yung mga vitamin E, kailangan nila yon. Tapos kulasiman, tapos kangkong, tapos toge, tapos meron pa daw tinatawag na sili. Yung siling labuyo or siling panigang, nagiging mating booster daw nila yon kasi daw maanghang, nagiinit daw sila. So, hindi ko alam kung sure yon, pero mas okay nang sundin natin yung mga experience ng iba. Para syempre malaman natin yung totoo. Okay? Next naman ay yung maturity. Yung about naman sa maturity na para sa mating, hihintayin natin yan. Paano kung ang alaga nyo 4 months old pa lang, tapos binibigyan nyo na sila ng mga vitamins na pang mate? Panigurado, hindi yan makikipag-mate kasi hindi pa sila matured na para pumasok sa breeding process. Bali, hindi pa sila pasok sa breeding age. Yeah, yun kasi yung kailangan nila muna. Yung breeding age na
8 months pataas or 7 months pataas. Kasi may mga 8 months na pair na nagmi-meet na, ganun. Tapos yung iba umaabot ng 10 months, 1 year above bago mag ano, bago mag-meet yung kanilang African lovebirds. Bali, ayun ang tips para sa mga pampagana. About sa vitamin, vitamin E, yung kangkong, yung kulasiman at toge. Pagdating naman ng isa ay yung maturity. Kailangan matured sila para mag-meet. Okay? Tapos, next question niya naman ay yung ano daw ang magaling mag-alaga ng inakay? Alps 1 ba? Or Alps 2? So, parehas naman silang magaling mag-alaga ng inakay. Pero, meron silang pinagkaiba. Ang Alps 1 kasi, malaki siya. Ang Alps 2 ay medyo maliit sa Alps 1. Kaya lang natatawag na magaling maglimlim ang Alps 1 kasi malaki sila. Malaki na sa sakop ng paglimlim nila. Kaya isipin mo kung ano ang gusto mo. Wala yan sa uri ng ibon. Nasa pag-aalaga yan. Okay? Kung gusto nyong mag-alaga ng ibon na magaling mag-alaga ng inakay, kahit anong ibon yan, basta magaling kayo mag-alaga, hindi kayo mainipin, hindi yan magkakaroon ng problema sa mga inakay or sa mga itlog. Okay? So, Alps 1 or Alps 2, magaling yan mag-alaga ng inakay. So, next question tayo. Pangatlong tanong kay Unfair ni Lisama. So, yung tanong niya dito daw, paano daw mag-introduce ng gulay sa mga ibon natin? So, kung kayo ay nagbibigay ng mga soft food sa mga African lovebirds tulad ng pechay, cabbage, carrots, kung ano-ano pang mga gulay-gulay yan, bago kayo magbigay, kailangan gutom muna sila. Mas maganda magbigay ng mga gulay sa umaga bago kayo magbigay ng mga seeds at tubig. Okay? So, kung alas 6 ng umaga, gulay muna ang ibigay nyo. 1 hour to 2 hours nyong ilagay yung gulay doon bago nyo alisin, bago kayo magbigay ng mga seeds at tubig. Okay? So, gulay muna bago ang mga ibang pagkain. Ganun lang naman ang pag-i-introduce ng mga gulay. Pero, hindi natin dapat asahan na yung gulay na ibibigay nyo ay kakainin nila. Kasi, hindi lahat ng ibon ay kakain agad ng gulay. Lalo na kapag hindi nila kilala yung gulay na bibigay nyo. Kailangan sanayin sila na unang ibibigay nyo ay gulay. Okay? So, parang tao lang yan. Kapag ayaw niya ng pagkain, hindi niya gagalawin. Mag-start lang kayo palagi sa pechay. Kasi ang pechay ang madalas kainin ng mga African lovebirds pagdating sa mga gulay. Ayun kasi yung pinaka-basic na soft food nila. Okay? So, ayun lang. Ganun lang mag-introduce ng gulay. Gutumin nyo muna sila. Tapos, kinabukasan ng umaga, 6 a.m. saka kayo magbigay ng gulay tulad ng pechay. So, ayun yung pangatlong tanong. Pangapat na tanong kay Kero Ganzon, paano daw mag-matured ng mabilis ang ibon? Bali, kung gusto nyo mag-matured ang inyong mga alagang ibon, walang sagot dyan. Ang magagawa lang talaga natin dyan ay hintayin silang mag-matured. Okay? Paano kasi kung ang alaga mo ay 5 months old tapos gusto mong pabilisin yung maturity niya? Hindi naman pwede na bukas 6 months na siya. Kinabukasan 7 months na siya. Walang ganon. Kailangan hihintayin nyo talaga yung maturity age ng mga alaga nyong ibon. Walang shortcut dito. Kahit anong ipakain mo dyan, hindi magmamature dyan. Lalo na kapag bata pa yan. So, hintay-hintay lang tayo. Huwag tayong mainip sa mga alaga nating ibon. Ako kasi ay naiinip din minsan, pero iniisip ko na hindi ganun kadali mag-alaga ng ibon. Okay? So, kung gusto niyo mapabilis ang maturity ng inyong mga alagang ibon, matulog kayo ng maaga para mabilis ang araw. Okay? So, next question tayo. Hindi ko mabasa yung pangalan niya. Bali, ang tanong niya kasi dito ay nabasagan daw ng itlog yung kanyang hen na nasa labas ng nest box. Kung nabasagan kayo ng itlog tulad ng ganitong litrato, ayan yung itlog ay nasa lapag ng cage, tapos meron pang butas na yung itlog. Bali, kapag ganyan ang ibon nyo, paniguradong may problema sa inyong pag-aalaga. Okay? Bali, ang gagawin nyo lang dyan ay ipagpahinga nyo sila, ilagay nyo sila sa flight cage, huwag nyo silang i-breed.
Ipahinga sila, hayaan nyo muna silang mag-matured na mag-matured hanggang sa maging ready na sila ulit. Kapag madalas kasi ang basagan ng mga itlog dyan, tulad kunwari, nag-iitlog nga, pero lahat ng itlog binabasag at nilalaglag sa cage. Panigurado kasi dyan, hindi sila ready mag-breed, hindi pa sila ready sa ganitong panahon. Bali, ibukod or bigyan ng bagong kapares, ayun lang ang pinakasagot dun. Tapos, hayaan mo na sila mag-mature ng konting ilang buwan, mga 2 buwan or 3 buwan, hayaan nyo sila sa flight cage, tapos sa kanyo ulit sila ilagay sa breeding cage para malaman nyo kung ready na ulit sila o hindi pa. Kapag nangyari ulit, bukod ulit, tapos hintay ulit na mga ilang buwan. So, ganun lang guys ang technique. Kapag ang mga African lovebirds nyo ay nababasagan ng itlog tapos nilalaglag sa lapag ng cage. So, ayun ang magandang gawin doon. Para lang naman sa akin yun. Depende na sa inyo kung susundin nyo. So, next question naman. Ito na yung huling tanong natin. Ang tanong ni John Mike Retardo. So, paano ko daw ginagamot yung ibon ko kapag may malaking sugat? So, i-example natin yung alaga ni Admin Soy doon sa angono. Ito, yung parakit niya ay natuka ng kasamahan niya na African lovebirds. Bali, meron kasi siyang double cage doon na halo. Meron siyang parakit, tapos meron siyang African lovebirds na magkasama. Kapag nagkaroon ng sugat ng ganyan, ang aking mga alaga, hindi ko sila ginagamot ng pinapahid. Wala akong pinapahid sa kanila. Ang ginagawa ko lang, hinahayaan ko munang maghilom yung kanilang mga sugat. Tapos, hayaan ko muna silang tanggalin nila yung mga dugo. Tapos, kapag tinatanggal na nila yung mga dugo, bibigyan ko sila ng Vetracin Gold para sa mga antibacterial. Kasi nga, yung dugo na nililinis nila, na pumapasok ulit yan sa katawan nila. Kasi nga, nadidilaan nila, nalalasaan nila, nalulunok nila yung mga konting dugo. Eh, yung dugo na yon ay medyo madumi na. Medyo madumi kasi ang mga dugo kapag galing sa sugat. Kaya kapag pinainom nyo sila ng antibacterial tulad ng Vetracin Gold, nalilinis yung kanilang pangloob na katawan. So kapag nakakalunok kasi sila ng dugo na madumi, antibacterial ang kailangan nila para syempre may kalaban yung dumi ng dugo. So ayun, bibigyan nyo lang sila ng antibacterial tulad ng Vetracin Gold. Ayan. Ayan na yung pinaka-legendary nating gamot. So, ayun lang guys ngayong video. Sana may bago tayong natutunan ngayong video tungkol sa pag-aalaga ng African lovebirds at kung ano pang tungkol sa pag-aalaga ng African lovebirds. So, mag-shoutout sa tayo. Shoutout kina Norman J. Victorino, kay Wendell Dapula, kay Rodel John Gabriel, kay Leo Manalili, kay Sandy Pineda, kay Lay Cabrera, kay Wendell Bagsik, kay Kuya Onad, kaibigan. Shoutout din kay Anferi Lisama, kay Harry Francisco, kay Jello Andre, kay LJ Rige de Dios. Ang hirap ng apelyado niya. So shoutout kay LJ, shoutout kay Kimwell Maranata, kay Joaquin N1, kay Boss Casono, kay Jose Victoria, kay PH Fake, kay Matt Harvey Flores, at shoutout kay Kyle Andre Perez. Kung gusto niyo magpa-shoutout, comment lang kayo at i-shoutout namin kayo kada video namin. At kung may mga katanungan pa po kayo, i-comment niyo lang yan at sasagutin namin yan. So, ayun lang ngayong video. Salamat sa mga sumusuporta. Mag-ingat po ang lahat and we'll see you on the next video.